Hi guys, good morning everyone. Kamusta naman po yung araw natin today? So ito na guys, nakabili ako ng bangos. Ang kilo ng bangos ngayon ay 200 pesos. Bali, 3 piraso yung 1 kilo. At kaya ako bumili ng bangos ngayon kasi naalala ko meron akong nakatabing labong sa freezer. So naisip ko nga magluto ng bangos na may labong. So guys, bali ang gagawin ko dito, bawat isang bangos, sahatin ko sa 5 slice, no? So kailangan gagawin ko dito, bali 2 luto, no? Syempre para makatipid tayo kasi ang hirap na ng buhay ngayon guys, kaya kailangan marunong tayong dumiskarte kung paano makatipid, di ba? So pag naglilinis kayo ng bangos, basta ingatan nyo lang maano, madurog yung abdo. Kasi pag nadurog yung abdo niya, mapait na yung bangos, no? So kailangan alalay lang sa paglilinis ng bangos. Alam niyo tong lutong may labong na may saluyo tapos bangos. Isa to sa pinaka-favorite kong ulam, no? Siguro dahil na rin siguro parang impluwensya na rin ng parents kasi ang parents ko guys is from Norte, no? Galing sa Pangasinan yung aking mother. So syempre alam niyo naman pag galing sa Norte, no, ang hilig nila diyan is mostly gulay, no, tapos samahan mo pa ng mga bagoong, no. So eh yung mga ipinagmamalaki ng Norte yung kanilang masarap na bagoong. So ang gagawin ko lang dito guys, kakalatiin ko lang yung kahalate, ilalagay ko sa freezer para pag halimbawang nagluto ako ng pinakbet, may isasahog ako. So, ito na yung baling kailangan lang natin. Bangus, tapos itong bamboo shoot o yung tinatawag na labong. At syempre, kailangan meron tayong saluyot. Sa English ang tawag jute leaves. Pero syempre, dito sa atin, ang tawag dito ay saluyot. So, hihimayin ko lang to guys. And then, magsisimula na tayong magluto. Bali, ang gagawin ko, pinakuluan ko ulit yung bamboo shoot or yung labong. Pero actually, luto na to guys, no? Pero ang gusto ko pa rin talaga, pakuluan pa ng gusto para malambot na malambot. Siyempre, ang ginawa ko dito, pinagaan ko to guys. Siyempre, para mawala yung kung merong mang mapait na lasa yung labong, no? At ito na, magpiprito na tayo ng bangos. Ingat lang po tayo pag nagpiprito tayo ng bangos kasi medyo matalsik ang bangos. Mas maganda sana dito kung inihaw yung bangos, no? Kasi para, syempre, mas healthy pag inihaw kasi less oil, di ba? Kaya lang nga, medyo hassle mag-ihaw ngayon kasi nga, umulan-ulan. Tapos, medyo matagal din na gawain, kaya ginawa ko dito para mas mabilis. Prito na lang. So, guys, dito sa nilagyan ng labong na may saluyot, actually, kahit anong isda pwede, no? Kaya lang kasi nas kilala kasi yung bangus eh na nilalagay sa ano eh sa labong at sa luyot eh. Pwede kahit anong isda, pwedeng dalunggong or matambaka or tilapia or hito. So kahit anong isda, pwede naman. So ito na nga guys, syempre magsusuti na tayo ng onion and tomatoes. Syempre absent pa rin yung aking ano, bawang. Hindi pa rin ako nakakabili ng bawang. Almost 1 week na yata. After natin masute yung onion and tomatoes, lalagay na natin tong bamboo shoot or yung labong. Alam nyo guys, nung single ako, hindi ko na-appreciate tong ulam na to, tong labong. Ewan ko ba, no? Pero nung nagkaroon ako ng asawa, nagkaroon ako ng sarili kong pamilya, syempre ako na yung nagluluto eh, no? So, masarap pala talaga, no? So, lalo na kung ikaw yung nagluto, mas masarap talaga. So, ito na guys, nilagyan ko na ng tubig. Bali, ang nilagay kong tubig dito is 4 cups. At ito na, lalagyan na natin ng bagong isda or yung fish sauce ang magpapasarap sa ating lutuin, no? Lalo na kung galing sa Pangasinan yung bagong mo. Wow, talaga napakasarap. And syempre, lagyan natin ng umami seasoning or yung tak-tak-tak de Ajinomoto MSG. And then, syempre, nilagay ko na yung saluyot. At pagkatapos, sunod-sunod din guys, nilagay ko na rin tong isda. Kasi pagsasabay-sabayin ko na yung pakuluan. Alam niyo ba guys, napakaraming health benefits ng saluyot. Ang saluyot meron niyang vitamin A,
vitamin E, good for eyesight, antioxidant. So, napaka masustansya nitong saluyot. At ito namang labong, maganda rin to guys kasi low in calories yung labong. At higit sa lahat, high in fiber din tong labong. Kaya bagay sa ito lalo kung ikaw ay nagda-diet. O diba napakaraming health benefits yung gantong napakasimpleng ulam lang. At higit sa lahat guys ha, kinumpute ko lahat to. Kasi nga diba hinati ko yung bangos and then tong labong hinati ko rin to. Kaya ang total na nagastos ko dito guys is 154.50 pesos lang. Mura na, masustansya pa at higit sa lahat, masarap po talaga. So anyway, there you go guys. I hope nag-enjoy kayo sa aking video for today. Thank you for watching and God bless everyone. Bye-bye.